Hello po mga kabukid! Welcome back po! Ang video naman natin ngayon ay tungkol sa Cobra Business. Sa video na ito, malalaman mo ang basic ideas sa business na ito gaya ng uri ng puno ng niyog, produksyon ng niyog at copra, proseso ng pagkokopra, mga gastos at posibleng kitain. Ang pangunahing produktong komersyal mula sa puno ng niyog ay ang copra. Ito ang pinatuyong laman ng niyog na pinagkukuno ng langis. Ang puno ng niyog ay tinatawag ng tree of life sapagkat ang lahat ng mga bahagi ng punong ito ay kapakipakinabang sa buhay ng tao. Ang isang puno ay nakapagbibigay ng nasa 80 to 120 sa isang taon, pero ito ay depende sa ganda ng pamamahala, variety ng puno at kondisyon ng panahon. Ang ating bansang Pilipinas ang pangunang supplier ng produksyon ng langis ng niyog sa buong mundo. Hanggang sa kasalukuyang taon, nagsusupply tayo ng halos 45% sa pandaigdigang export. Ang probinsya ng Davao Oriental ang nangungunang producer ng niyog at copras sa bansa. Ang lugar na ito ay tinatawag na Coconut Capital ng Pilipinas. Ang isang ektaryang lupain ay maaaring makapagtanim ng 75 to 156 na puno. May apat na sistema maaari mong sundin sa pagkatanim ng niyog gaya ng square system, triangle system, single row, at double row. Ang tradisyonal at popular ay ang parasukat na sistema. Dito, ang sukat na 10 meter by 10 meter sa isang ektarya, meron kang 100 puno ng niyog. Ang kagandahan nito, ang espasyo sa pagitan ng puno ng niyog ay magagamit mo para magtanim ng iba pang halaman na tinatawag naman na intercropping. Sa intercropping, maaari kang magtanim sa paligid ng pinya, saging, kape, kakao, at marami pang iba. May dalawang pangunahing uri ng mga puno ng niyog ayon sa laki at tangkad. Ito ang tall palm tree at dwarf palm tree. Meron ding tinatawag na hybrid na nabuo mula sa tall at dwarf na puno. Madali silang magbunga matapos ang 3 hanggang 4 na taon na pagtatanim. Ito ay nagbibigay ng mas mataas na ani, mas mahusay na kalidad ng copra at langis kumpara sa magulang nito. Ito naman ang katangian ng tall coconut palm tree. Nagsisimulang mamunga pagkatapos ng 6 hanggang 10 taon at ito ay lumalaki hanggang 50 to 90 feet. Tumatagal ng 12 months upang ganap na maging mature o hinog ang bunga nito at nabubuhay hanggang 80 to 90 years. Ito naman ang katangian ng dwarf coconut palm tree. Nagsisimulang mamunga pagkatapos ng 4 hanggang 6 na taon. Umaabot ang laki sa 20 feet hanggang 60 feet. Tumatagal ng 12 months upang ganap na maging mature ang bunga nito at nabubuhay hanggang sa 40 to 50 years. Gayunpaman, maaari silang kainin anumang oras pagkatapos ng 7 buwan. Sa panahon ng proseso ng pagkahinog, ang kulay sa labas ay unti-unti nagiging kulay brown. Ang loob nito ay dumadaan din sa iba't ibang mga yugto. Sa 6 na buwan, ang isang maliwanag na berdeng coconut ay naglalaman lamang ng tubig at walang laman. Sa 8 hanggang 10 buwan, ang berdeng buko ay mas madilaw na may mga brown spots. Ang tubig nito ay nagiging mas matamis, malajelly ng mga form na laman na unti-unting lumalapot at tumitigas. Mula 11 to 12 months, ang buko ay nagsisimulang maging kulay brown na tinatawag na siyang niyog. Mas humaba ang tubig, ganap na hinog at natural na nahuhulog mula sa puno. At sa 14 to 20 months, ang sprouter ay brown ng niyog na sumisibol upang maging isang puno ng niyog.
At upang makakuha ng may pinakamataas na kopra at langis, ang mga bunga nito ay dapat ganap na hinog. Ang pinakamahusay na pagkahinog nito para sa proseso ng kopra ay 12 months hanggang 13 months. Gayunpaman, mula 11 hanggang 12 months, maaari ka rin makakuha ng mahusay na kalidad na kopra. Ang paggamit ng sodium chloride o karaniwang asin bilang pataba ay praktikal na paraan ng pagtaas ng produksyon ng bunga nito. Ang asin ang pinakamura at pinakamahusay na mapagkukunan ng chlorine upang madagdagan ng ani at bigat ng kopra. Pinapabilis nito ang paglaki at pagdevelop ng puno. Pinapalit rin nito ang pinsala sa dahon. Ito ang nirerekomend ang ratio ng asin para sa iba't ibang yugto ng paglaki ng mga halaman o puno ng niyog. Ang isang puno ng niyog ay maaaring magbunga ng average na 80 to 120 o hanggang 150 kada taon. Sa isang taon, ang bilang ng mga buwig bawat puno ay maaabot ng halos 12 to 14 na buwig. Ang bawat isa ay may 5 hanggang 15 pirasong bunga. Ang praktikal na pag-aani para sa copras tuwing ika 45 to 90 days sa halip na buwanan dahil mas marami kang makukulektang niyog. Nasa 15 to 30 piraso sa edad na 10 to 13 months kada puno ng sabay-sabay. Ang mga niyog ay may bigat na humigit-kumulang ng 1 hanggang 2 kilo bawat isa. Depende sa kanilang maturity age. Ang kernel o laman, cocoa water at coconut shell ay binubuo ng 65% sa kabuuang timbang. Samantalang ang husk o bunot ay bumubuo ng 35%. Ang sariwang laman ng niyog ay nigalaman ng 50 hanggang 55% moisture content. Ang moisture ay tawag sa dami ng tubig na nilalaman sa isang niyog. At ito ay tinatanggal sa pagpapatuyo upang makapag-produce ng mas mababang 7% moisture. Ang magandang kalidad ng pinatuyong kopra ay nagalaman lamang ng 4% hanggang 5% moisture. At ito ay may 63 hanggang 70% na langis. Ang kopra ay ang na-process na pinatuyong kernel o laman ng niyog na ginagamit sa pagkuha or extract ng langis dito. Ang langis na ito ay maaaring magamit bilang raw material para sa beauty products. Maaari ring magamit ang langis na ito na sangkap para sa pagluluto ng pagkain. Ang byproducts o material na nagmula sa kopra matapos makuha ang langis ay tinatawag ng kopra meal, coconut cake o palyat. Ito ay mayaman sa protina na mahalaga sa concentrated feed para sa mga hayop. Ang kalidad ng kopra ay naiimpluwensyahan ng pamamaraan ng magpapatuyo ng laman ng niyog. Ang hindi wastong pagkatuyo ng kopra ay nakakamero ng amag na ang tawag sa dilaw na berdeng amag ay Aspergillus flavus. Mayroong dalawang karaniwang pamamaraan na karaniwang ginagamit para sa pagpapatuyo ng kopra. Ang unang pamamaraan ay ang pagbilad sa araw. Ang pamamaraang ito ay karaniwang ginagawa sa panahon ng tagtuyo at may kaunting dami ng mga niyog. Ang niyog ay hinati sa dalawa kung walang tubig, hinaharap sa araw hanggang matuyo. At pagkatapos ng 1 o 2 araw na pagpaputuyo, depende sa sikat ng araw, tanggalin ang kernel o laman mula sa bao. Maaari mo pa rin patuyon ito ng 4 hanggang 5 araw pa. Ang pangalawang pamamaraan ng pagpapatuyo ay ang pagpapausok dito. Ito ang pinakakaraniwang pamamaraan gamit ang kiling o tapahan. Ito ay may direktang init at usok na nagmula sa iba't ibang mga panggatong gaya ng bunot, bao o iba pang kahoy. Tatagal ito ng magdamag hanggang 24 na oras.
Tandaan, ang kapital mo sa lupa at puno ng niyog ay consider mo na yung asset o pag-aari na kung saan mababawi mo naman ito paglipas ng napakatagal na panahon na maaari mo rin pamana. Hindi mo rin dapat asahan ang anumang kita dito na hindi bababa sa 5 taon pagkatapos ng plantasyon. Aking tuusin ang gastos mo at posibleng kitain sa 100 puno sa loob ng 1 hektarya kada 3 buwan. Halimbawa, meron kang 1 hektaryang lupa at ginamit mo ang square planting system. Dito, makakapagtanim ka ng 100 puno ng niyog at makalipas ng 3 buwan, maaari kang makapag-ani ng 24 na piraso kada puno. At sa 100 puno, makapag-ani ka ng 2,400 na niyog. Maaaring 3 hanggang 4 na piraso ng niyog, depende sa laki, ang 1 kilo ng kopra. Sa kabuuan, maaari kang makagawa ng 800 kilong kopra kada 1 hektaryang lupa sa loob ng 3 buwan. Kung ang presyo ng kopra ay 35 pesos kada kilo, magkakahalaga ito ng 28,000 pesos. Ito naman ang estimated gastos mo sa labor cost kada 1 niyog. Maintenance cost kada 1 puno. At iba pa. Maaari kang gumastos ng 4,500 pesos kada 3 buwan. Estimated profit mo sa loob ng 3 months ay maaaring umabot ng 23,500 pesos. Meron din po akong ginawang tool para dito. Gabay mo sa iyong copra farming business. Dito, ilalagay mo ang bilang ng niyog. Ganun din ang gastos. Maaari rin po pala kayong makipag-ugnayan at makapagparehistro sa local na PCA. Malapit sa inyong lugar. Makakapag-avail ka ng libreng abono at iba pang mga proyekto, programa, assistance, at incentives ukol sa planting at replanting. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at suportahan ako sa mga susunod pa nating mga videos. Binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po sa panood, mga kabukid!